Balance! Ganito po yung tamang paghawak ng tax cases. Ano? Pagkatapos yung mag-protest, dapat meron kayong makukuhang ganito. Pero, hindi po yan ang topic natin. Ito po yung topic natin. Ayan. Okay, tinitingnan ko kung bukas yung mga ilaw ko eh. Sa tuktok, ang Bureau of Internal Revenue, makikita nyo isang triangle. Sa magkabilang dulo ng triangle, yung bookkeeper at yung certified public accountant. Ito, kumakatawan nito, yung CPA, sa mga consultants, sa mga lawyers, ayan, na related ho sa taxation. At kayo ho yung nasa gitna. Kailangan ko ho itong sabihin sa inyo para mapamulat ang kaisipan nyo. Hindi po ako naninira at wala ho akong balak manira. Galing ho kami sa isang mahusay na doktor at nagpatingin ng aking asawa. Sabi nung doktor, after, alam naman yung doktor eh, mahiling makipagkwentuhan. At alam niya na isa akong tax lecturer. Nakakwentuhan, saan ako nagle-lecture, saan lugar ako nagle-lecture, etc. Napakahaba ng kwento. So, nung nakuha ko na yung kanyang pagtitiwala, eh, nagsalita yung doktor. Sabi niya, eh, may kakilala akong retired. Retired, ibig sabihin ng retired, hindi na ho nagtatrabaho sa BIR. Mataas po yung posisyon niya, napakataas ho. Sabi niya, meron daw lumapit na isang Chinese na merong home bookkeeper na Chinese din. At tinatanong yung doktor, bakit ganun, Dok? Hindi naman ako kumikita pero ang laki ng tax na binabayaran ko. So, na isang guni nung doktor doon sa kaibigan niyang mataas na opisyal ng BIR at tinanong nung taas na official ng BIR, sabi niya, eh, taga saan ba yung bookkeeper? Sabihin mo sa akin. Sinabi ng doktor, yung bookkeeper, hindi ho ako naninira sa mga bookkeeper. Sabi, taga Binondo. Ah, okay. So, yung accountant, taga saan din, yung CPA, taga Binondo. Sabi niya, may sindikato sa Binondo. Yon. Hindi ko sinasabi na ang mga bookkeepers at CPA ay na nasa Binondo ay kasangkot o miyembro ng sindikato. Nagkataon lang ho siguro yung sindikato ay nasa loob ng Binondo. Pero lahat mga bookkeepers ho at CPAs na nasa Binondo ay hindi po, sinisiguro ko sa inyo ay hindi ko po alam kung sindikato o hindi. Kinikwento ko lang ho ito. So, ganito raw yung sistema, triangle. Yung BIR, pag may problema po kayo, taxpayer, lalapit ka sa BIR at tatanungin sa inyo ng BIR ganito, sino ba accountant mo? Sino ba bookkeeper mo? Sino ba lawyer mo? Ayan. Isipin ho ninyo, bakit siya interesado sa accountant nyo, sa bookkeeper nyo at sa lawyer nyo? Anong pakialam niya? Diba? Tapos, pag hindi niya kursunada yung pangalang binanggit mo, sasabihin niya, si ganitong bookkeeper ang kunin mo, si ganong accountant ang kunin mo, nagre-refer po sila. Ito po ay marami na hong nakakaalam. Kasi yung mga BIR officials, yung nasa district, minsan nasa region, may mga pinapanigang auditing firm ho yan. O bookkeeping agency. Sinasabi po ng iba, yung mga revenue district officers, yung ibang regional directors, group supervisors, at yung mga mabababang ranggo, na revenue officers, may mga accountant ho yan. Dami. Pero sila ho yung
totoong may may-ari nung accounting agency, bookkeeping agency, tsaka CPA agency. So ginagamit lang ho yung mga pangalan at sasabihin halimbawa nung revenue officer, si ganito na lang, si Mr. A accounting office ang kunin mo. Si Mr. B CPA office ang kunin mo. Ayun. Matutulungan kanila sa problem mo na ito rin ang nagbigay. Yung problem mo, tandaan mo, ito nagbigay sa'yo. At sinasabi niya, ang solusyon nito, ito nagbigay ah, solusyon nito, pumunta ka kay bookkeeper A o pumunta ka kay CPA A o CPA B or attorney C. Ayan. Katarantaduhan, di ba? Isipin mo na lang, yung taong nagbigay sa iyo ng problema, ang siyang magre-recommenda ng taong magsosolve ng problem mo. Isipin yung maigi. Ano connection nila? Ang connection nila, itong revenue officer na to, makakakuha ng commission nito. Ito naman, makakakuha ng information nito kung gaano kalaki ang kanyang pwedeng ilagay o i-bribe. Ganon din po sa mga CPA kung gaano kalaki. Sila po yung nagsasabi kung gaano kalaki ang pera nyo at ano kalaki ang BIR. Gusto ko lang liwanagin sa inyo, lahat ho yan ay sindikato. Ito ho, itong dalawang to, tumatanggap ho yan ng hanggang 15% sa ilalagay nyo. So kung naglagay ho kayo ng 10 million, nag-bribe kayo ng 10 million, pupunta dito mga 1.5 million. Dito, of course, kung magkasama sila, hahatian ni sila, maghahati sila sa 1.5 million. Ganyan po ang setup. So yung matitira ho ritong 8.5 million, paghahatian naman po yan sa loob ng BIR. Actually, sir, ma'am, kagagaling ko lang ng Siargao at sa Surigao City. Isa lang tao sa Surigao City at sa Siargao ang nire-repair ng BIR. Pag nagbanggit, pag actually ang binibigyan ka ng problema ng BIR, tapos sasabihin nila, itong bookkeeper na to ang kunin mo. Itong accountant na to ang kunin mo. Mm-mm. So, buhay na buhay ho itong ganitong klase ng triad. Ano yung triad? Diba sindikato? So, buhay na buhay ho kanyang ganyang klaseng sindikato sa loob ho ng BIR at sa labas ng BIR. Yung mga bookkeeper, actually yung mga bookkeeper ho ito, hindi nga graduate ng accounting. At karamihan dyan ay mga government employee rin na nagtatrabaho. Halimbawa, sa DA, hindi ko sinabi ha, halimbawa lang, sa DA, sa DepEd, ba? Sa DPWH, mga ganyan po, sample lang ho yan. Maaring totoo, hindi totoo. Wala ho akong alam ha. So sinasabi ko lang ho yung experience na narinig ko dun sa doktor at yung nakita ko, ha, nasabi sa akin sa Surigao, sa Siargao at Surigao. Ang mga BIR official, pag nag-repair sa inyo, hindi ho yan tumutulong. Iisip ho yan papaano kayo makokotongan ng mas malaki. Mas malaki. So, panoorin po niyo yung mga susunod kong video. Marami pa akong video ang gagawin. May mga nagre-request ho na gumawa ako ng video ng EBIR form online. Pipilitin ko po, sir, ma'am, na makagawa niyan. Sa tulong din po ninyo kung isi-share niyo itong video ko at mas marami ho yung mag-subscribe at marami ho matutulungan natin. At may bibigay nyo rin itong information na to sa mga BIR officials, sa mga accountants, sa mga bookkeepers, sa mga lawyers by yung link na to. I-share nyo sa kanila through email. I-email nyo sa mga kaibigan nyo para malaman nila yung sindikato sa loob ng taxation. Yung video dapat yung panoorin nakakabit dito. Ituloy nyo na yung panonood, okay? See you later. Let's BOOKKEEP! Mahirap talaga. Mahirap talagang makakuha ng relevant, competent, at may care na mga tax specialista. Ang dati hong tawag sa mga tax specialista ay tax consultant, CPA,
auditor, accountant, bookkeeper. Ang bago na hong pangalan ay tax specialista. Ino-offer ko po itong opportunity na to dun ho sa gustong maging tax specialista. Katulad ng sinabi ko, ang hindi nakakaalam ng tax code, hindi makikita yung opportunity na ibinibigay sa, ng tax code. Ang daming negosyo rito. Isa sa mga negosyo na pwede po ninyong pasukan immediately, ha? Malaking business opportunity po ito. Extra source of income nyo. Yung training, accessible. Kasi magte-train ho ako sa iba-ibang location ng bansa natin at saka ilalagay ko rin sa online. At yung pang-apat, yung support ay available. Kasi yung mga training ko, ginagawa ko silang community para nagtutulungan sila. Ano ba yung sinasabi mo, Mr. Maestro? Simple lang. Meron po akong ginawang, buburahin ko ho to. Meron ho akong binawang apps. Ayan po, makikita nyo. Install nyo po itong tax mapping apps. Makukuha nyo ho yan sa Google. Ayan, Google Play Store. Okay. Ito po yung para sa mga naghahanap ng tax specialista, nangangailangan po ng mga tutulong sa kanilang tax problems. Okay? Ito po yung i-download nyo sa inyong mobile. Okay? Ito naman, kung gusto mong mag-apply bilang partner ko at kumita ng pera sa pagiging tax specialista, ito po yung i-download nyo sa inyong mobile. Temporarily, available pa lang ho siya sa Google Play Store. Pag na-perfect na ho yung program, magiging available na rin ho yan sa mga may mobile na galing ho sa Apple. Okay? So, sir, ano ho yung matututunan namin dyan? Ah, ito, sir. Una, may apat pong pillars. Ito po yung pillars. Nakikita nyo dyan, di ba? Yung pillars. Meron mong bookkeeping, may tax bookkeeping, may tax assessment or investigation, may tax collection, at saka meron pong tax investigation. Ayan, apat po yan. Makikita nyo, apat ang kulay. Iba-iba, bookkeeping, tax investigation, tax assessment, at tax collection. Sa tax bookkeeping, mayroon hong tatlong levels. VAT bookkeeping, withholding tax bookkeeping, at saka income tax bookkeeping. So kung gusto nyo pong maging tax bookkeeping specialista, tuturuan ko kayo. Ito lang ho ang kailangan nyo. Lahat ng entries. Napakayabang ko naman. Hindi naman lahat. Siguro 95% ng entries na kailangan ng alin ng tax code. Ginawa ko pa. Pak! Ayan. So, yung mga accountants, bookkeeper, mamimili na lang ng entry. Bakit, sir, ginawa nyo? Kasi alam mo, ang mga accountant ng government, yung nagtatrabaho sa mga LGU, sa government agency, sa BIR, mga accountant dyan, hindi na nag-iisip ng entry. Kasi yung entry, pinipili na lang nila sa pamamagitan ng transaksyon. So, minamatch na yung transaksyon dun sa available entry. Ayan. Ganun din po sa tax code. Hindi na ho kayo mag-iisip kasi sinabi ng tax code, siya na ho yung magbibigay ng entry sa inyo. Available ho ito. Pag binili nyo ho ito, may kasama hong training at kontrata. Sa kontratang SNPEL. I-Google po ninyo kung anong ibig sabihin ng study now, pay ETM later. Lalabas na po yun. Next po is yung pong pagiging tax investigation. Ayan. Sa tax investigation po, mga bossing, marami kayong choices. Ayan o, makikita nyo. Ipa-flash ko. Poing!
Ayan. Nakikita nyo ba yung choices nyo? May letter notice, may letter of authority, may benchmarking, may offline kandado, may subpoena duces tecum, at saka, ayan pa, kalimutan ko isa. Pagdating naman mo sa investigation, sa assessment, may notice for informal conference. Ayan, nakaplas po sa screen nyo. Notice for informal conference, preliminary assessment notice, final assessment notice o formal letter of demand o at saka final decision on disputed assessment. Pag ang specialty nyo naman ay tax collection, alam nyo po yung preliminary collection letter, final collection letter, warrant of distraint and levy, at warrant of garnishment. Lahat ho yan. Meron hong support group at meron hong training. Of course, may bayad ho yung training. Ang training po natin makukuha ninyo sa Taxation Professional University online o magmi-meet ho tayo. Nag-iikot nga ako sa buong Pilipinas. Ini-invite kita kahit OFW ka, kahit accountant ka, CPA, lawyer, bookkeeper, o kahit ano ang natapos mo. Basta't marunong ka lang mag-umintindi ng Ingles, sumulat sa Ingles, kahit na yung pagsasalita sa Ingles, okay na hindi mo kayang gawin. Basta yung dalawa, understanding English, reading English, and writing in English, okay na ho yan. Kasi ganun ho ang labanan sa pagiging tax specialista. Marami hong tao na nangangailangan ng tax specialista. Ini-invite ko ho kayo na maging tax specialista para ho magkaroon ho kayo ng extra income. Hindi nyo kailangan mag-resign sa trabaho kasi ho, para ho yung apps, ano, pag pinindot na ganon, naghahanap siya ng tax specialista para sa letter of authority, at kung kayo, ang pangalan nyo ay nakarehistro sa tax specialista letter of authority, yung telepono ho nyo magri-ring. Unahan ho kayo doon ho sa pagtanggap. Then, magkakaroon ho kayo ng professional fee pag nag-meet ho kayo nung tao. Okay, hanggang sa muli, ah. Tandaan mo, tax mapping apps, i-download mo na. Sir, saan ko i-download? Sa Google Play Store. Kita tayo.